Hello mga kahabi, papunta ako doon sa mga biik na bagong walay. Ipapakita ko sa inyo yung mga bagong walay na biik. Kung ano na nangyari sa kanila ngayon. Ito yun sila mga kahabi. Bilis ng kumain. Tumitimbang na sila ng mga 18 to 20 kilos yung iba. Meron pa ding maliit. Pero plano namin na iwalay yung sa kanila yung tatlong mga malalaki. Hey sir! Katang tubig doon ba? Ano na kong tubig ba? Arena. Tingnan mo yung malaki. Nasa gitna. Nagpagitna pa. Oh. Naku, kawawa yung mga maliliit. Tingnan niyo. Nahihirapan yung maliliit sa pagkain. Kaya plano namin na iwala yung mga maliliit. Gumagawa kami ng ibang pen para iwalay yung tatlo. Kasi yung tatlo, yung gagawin naming inahin. Papalakihin namin yun para gagawin inahin. Yun. Nakita niyo yung batik-batik na itim. Yung merong itim, gagawin namin yan ng inahin. At saka yung isang plain white. Ito yun guys, yung mga bagong bili namin, oh. For patining yan. Nabili namin yung 14. 14 yung lahat. For patining. Ano na ako na? Nabili namin to, no? Dumidi pa sa ina. Wala pang isang buwan. Ngunit iwinalay na kasi malakas naman kumain. Dinala namin dito. At ganun, medyo lumalaki na sila. Kasi nahirapan kaming maghanap ng mga biik. Kasi dito ngayon sa Cebu, merong kasing sakit na dumapo sa mga biik, sa mga babuyan. Kaya para kami makasiguro, binili na lang namin yung mga biik na walang sakit yung inahin. Hindi nadapuan ng sakit yung farm na walang nagkasakit. Kasi merong ESF dito eh. Nagka-ESF yung kabilang lungsod. Doon sa Karkar, Cebu.
Merong ESF, nagkamatayan yung mga biik nila, yung mga baboy nila. Nauubos. Kasi nadapuan yun ng ESF. Kaya kahit hindi pa nag-iisang buwan yung mga biik na dumidi pa sa ina, binili na lang namin. Kasi malakas naman kumain. Minalay, kami ang nagwalay. Ito, luganan ko ay ito. Luganan na anay. Ano, parang nagpapakain kami ng manok. Pero sinisiguro muna namin yung malinis yung ano, yung sahig. Siguro namin. Tagay ko bagay ng nananom yun. Ito yung caretaker. Wala na, walang kalata niya. Siya yung aming caretaker. Bantay sarado. Yung caretaker namin, hindi niya pinapatuloy yung mga taong gustong dumadaan at gustong tumitingin sa mga biik namin. Hindi niya pinapasok dito sa aming farm. Kasi masyadong peligro. Dahil sa ESF ngayon, yung ibang farm, nauubos na yung mga biik doon. Yun ang problema namin dito eh. Hindi pwedeng maglalabasan yung mga caretakers sa ibang farm. Hindi pwedeng pumunta sila sa ibang farm. Kasi mayroong African swine. Pinalagnat yung mga beak nila, yung mga baboy nila, at saka namamatay din. Ito sila, tumitimbang na yung iba ng 10 kilos. Okay guys, that's the only update for today. And please subscribe my YouTube channel, Country Blagzel. Bye.